finally we are here in Yamaha CDO2 Cycles. Magigil ka, hindi makapag-vlog na maayos si Daddy sa'yo. And nasa harapan niyo po ang bago and improved Yamaha XTZ125. Quality check na rin po tayo kasi nga new manufacturer po siya. Seat height reference if you must. And also, the price update nito motorcycle na to. But before anything else, you know how it goes, my dear friends. Let's give it a proper beat. Say there's no replacement for the displacement, pero eto nga 124cc 2-valve and 4-stroke air cooled, carbureted pa rin po, but it's still effective. It has 10.1 horsepower with 9.9 newton meters of torque. For 125cc, pites na yon ang kanyang tanke. Meron siyang 11 liters gas tank capacity, kaya niyang pumalo ng 38.13 kilometers per liter, and ang range niya, lagpas 300 kilometers po. So, pwedeng-pwede siya for touring. So, sa lahat ng off-road entry level, ito yung masasabi mong pinakamagaan, kung hindi isa sa pinakamagaan, 118 kilograms lang po. Hanapin na may kukumparan nyo dito na dual sport off-road type. Ang kanyang seat height, 840 millimeters. Isa siya sa pinakamataas actually, pero kung titignan nyo po, although hindi siya yung tipong improved or wider seat na kumbaga, it's wide enough for a long drive. If you're 5'6" tall like me, swak lang po yun, hindi po siya sobra-sobra. And makabal po siya kung titignan nyo po. 5'6" tall, tipito, 840 millimeters, kaya medyo mataas, pero tayo nung kaan eh, sarap pag ganun eh. CDO2 Cycles represent. Massive shoutout kay Ma'am Barbie. She is 5 foot flat and kung titignan nyo po, abot naman, hindi lang daw talaga marunong magmotor si Ma'am Barb. And ang kanyang wheelbase, 1,340 millimeters. Meron siyang 260 millimeters na ground clearance. Lamang na lamang ka po dito kung mag-offroad ka, lalong na sa lupa. Because we are vain people, my dear friends, when it comes to the design and the quality itself. Isa siya sa pinakamagandang off-road or dual sport na mahanap mo na less than 100,000 Philippine pesos. And kung titignan nyo itong color scheme na to, mas maganda siya para sa akin or mas refreshing siya para sa akin if you are going to compare it with the blue color. And kung titignan nyo yung graphics ni difference, aggressive po siya. Yung mga kurba niya on this part right here, panalo din. Slim type po ang kanyang front fender na may halo na kurba para masabi talaga nating kakaiba and classic po motosiklo na to. Even though they're still on halogen, my dear friends, they're not changing that idea kasi nga it's still one of the most classic looking dual sport. And yan yung ma-expect mo kay Yamaha. And I always like a turn signal like this kasi kung titignan nyo naman to, may diffuser siya and bilog talaga siya tignan. Pati na rin po sa likuran, yung dali kasi makukuha natin. Beautifully done motorbike for going to ask me. And although kung hindi ka maglo-long travel or kung hindi ka magtuturing, pwede mong tanggalin to para pagkainin yung motosiklo mo, or otherwise pwede mong palitan kung gugustuhin mo. Pero yun nga, tignan nyo po yung ganda ng kanyang hugis kung wala po ito all the way here, my dear friends. And when it comes to the seat, my dear friends, I've discussed it many times with this motorcycle. Lamang po siya pagdating sa kanyang kapal. Even though it's not that wide, pero swak na swak ang isang puwet ng isang 5'6" tall rider on this one. And pati na rin po dito, comfortable po yung datingan. Para hindi po kapag magre-racing ka, ganun yung tsura. And also, ito yung masasabi mong konting lamang niya sa mga ibang motosiklo. Lalo na sa kanilang mga entry level. Ang kanyang electric starter, panalo. May check engine light siya dito. Kanyang display, ganito lang po yung makukuha natin. Simplistic ang datingan. And okay din po ang pagkakagawa ng kanyang exhaust. It's not that classic kumbaga. And kung titignan nyo po yung itsura ng kanyang foot control, aggressive po ang racing talaga, unlike the XR150L na yung tipong may touring yung kanyang datingan. Ito naman po pang racing po. Kung titignan nyo, parang may titanium hint siya on this part.
detachable po ang kanyang pillion peg if you're going to check. Ayan po yung makukuha natin. Tignan natin sa kaliwa. Simplistic foot control on this part. It also has the on and off switch for your gasoline. Maganda din yung po yung itsura. The choke lever. And di ko alam kung bakit hindi nila i-emulate yung ganito styling. Na yung tipong simple lang yung kanyang swing arm pero nilagyan ng branding dito para mapaganda yung itsura. Let's all not miss out the advantage and the disadvantage, my dear friends. When it comes to the look, masasabi mong slim type siya, may touring capability pa rin siya. Pero yun nga, easy to handle kumbaga dahil sa kanyang gaan and sa kanyang nipis. It's finally made and assembled in the Philippines. Hydraulic disc brake po tayo sa kanyang harapan. Sa kanyang likuran naman, mechanical leading drum brake po tayo. And this is one of the biggest difference if you are buying the XTZ125. Naka 2118 po sila pagdating sa gulong. Ang kanyang harapan, 80, 90, 21 po. Sa kanyang likuran naman, 110, 80, 18. And ayan, naka tube type pa rin po siya. Yung umbok ng kanyang gulong, magkaiba po talaga kay XR150L. Sa kanyang front suspension, ito yung makukuha natin. Non-inverted but still beautifully done. And yun nga, pang-off-road naman po siya. So okay lang. On the rear, ayan po yung makukuha natin with the preload adjustability sa taas. Friends, so siniswerte yata tayo sa pag-vlog eh. For release na rin to ngayon. Anyway, my dear friends, when it comes to the SRP, 89,900 Philippine pesos po siya. Isa siya sa pinakamurang dual sport or off-road type na mabibili mo. Isa din siya sa pinakapractical para sa akin kasi branded siya ni Yamaha. Ang kanyang down payment dito kay CDO 2 cycles, 6,800 Philippine pesos lang po. It's one of the most affordable. And ang kanyang monthly, 4,565 Philippine pesos. 36 months na po yun. And if you pay on time or before the due date, syempre, may 200 siya na rebates. So yun, my dear friends, before we end the vlog, I just want to give a massive shout out to the CDO 2 Cycles Marketing Corporation. Yamaha 3S shop po siya dito kay Ibalog or Santo Tomas Cabo del Norte. Massive shout out dito kay Sir LD Nakua. Massive shout out na rin kay Miss Lovely May Villanueva, Ma'am Queenie Mabunga, Ma'am Sheila Formento, Shirley May Hilat, John Ray De Ros, and Benny Dagondon, Joel Bohano, and massive shout out na rin kay Sir Aljan Federis. And last but not the least, massive shout out na rin sa pinsan ko na dito pala nag-work, ngayon ko lang nalaman. So yan, if you have any violent reaction, let me know in the comment section below. And sa mga humanga sa vlog kong ito, please give it a thumbs up, subscribe if you haven't already, and I'll see you in the next vlog. Peace out, my dear friends.